So today, saan ba tayo pupunta mamatayin? Pupunta tayo sa dating bahay namin at kung saan ako lumaki, basically. Saan ba talaga nagsimula si Richard Faulkerson Jr. Na-excite na nga ako eh, kasi nga, very, very important. Kumbaga, isa sa mga momentous events ko sa buhay ko. So yung Laguna para sa akin, yun talaga yung home. Kasi doon ako nag-aisip. Pinanganak ako sa QC, 1992. Lumipat din kami ng Laguna sa Santa Rosa, 1992 rin. So parang kalahati ng buhay ko, doon siya naganap. For the first 7 years, 8 years ng career ko, uwian ako. Kasi nasanay na ako sa ganun eh. Kaya nga nung before, commute kami, uwian yun. Hanggang sa nagka-kotse na ako, uwian pa rin talaga. So nagawa ko lang Manila to, Makati to QC, ang Laguna to Manila. For me, pag nagda-drive ako, that's the best therapy. Nagda-drive ako, I get to think a lot. Mga kung anong pwedeng gawin, ano bang, anong mali sa sarili, yung mga ganun, mga realization. Parang ano ko siya, parang ko siyang, ano bang tawag doon, parang ko siyang retreat kapag nagda-drive ako since mahaba yung biyahe. Focus ko lang daan. I get to think. So welcome sa Santa Rosa, Laguna. Kahit tulog yung bawat lubak ng daan, alam ko kung nasa na ako. Ganun siya. 3 years ako since huling nakapunta. Excited ako actually. Ang tagal kong hindi nakapasok dyan. Malapit na tayo, no? Ayan na. So ito yung bahay namin. Dito ako lumaki for the past 19, 20 years of my life. So, tara, balikan natin kasi ngayon lang ako makakapasok ulit dito. So, welcome sa luma namin bahay. At dito ako lumaki. Alden Richards na ako noon. Dito pa ako umuwi before. Nung yung sofa, nakaganon pa siya dyan. Dito lang ako. Sa sulok dito. Upo lang ganyan. Ito yun, this is the spot. This is my spot that time. Tapos, pag bawal lumabas, sisilip lang ako sa lining ng ganyan. Makikita ko yung mga kalaro ko kasi bawal lumabas kasi it's either may nagawa kang kasalanan o curfew na. 3 p.m. kasi yung curfew dito. Pag wala sa curfew, ataw ka ng walis. Napakakulit ko kasi. Yung kulit ko na, alam niyo naman, di ba may mga batang makulit na cute, tapos may makulit na nakakainis. Ako nandun ako sa makulit na nakakainis na yun. Si RJ, pinaka-makulit na bata. Close kami kasi yung family namin, yung dad niya at saka yung mom ko, magkapatid, and maliit lang kami na family. So, kami-kami lang rin yung lumaki together. Yung mga tipong tatakbo sa, kanyari na sa restaurant, diba? Tapos, hindi yun mapakali, tatakbo yan hanggang sa madudulas or malalaglag sa pond. Makulit, parang hyper. Ganun, hyper yung kulit niya. Ang dami kong kawalan niya ang ginawa ng bata ako. Kaya pag talagang na-reach ko yung breaking point ng parents ko, palo talaga yan. Ganun katindi. Kasi ito, yung dining namin. Ayan, yung sinasabi kong ito. So ang place ko dito lagi, dito ako. Kasa ako dito nung araw, pero actually, naka-adjust pa yan dyan kasi may ref dito. Yung ulam, lulutuin na siya ng alas 12 ng tanghali. Tapos dito na yan all the way, hanggang ganyan. Napatakip lang yan dyan. Tapos dito yung kuya ko, dito yung bunso namin. So every morning, gising kami, breakfast, ligo. Nung wala pa to, may bintana dito. Tapos yung kapitbahay namin, ang pangalan niya si Ate Auring, may tindahan siya dati dyan sa tabi. So, tapos yun, lagi silang magkausap ng nanay ko. Tapos dito kami naglalaba. Tapos dito rin naliligo pag trip, ganyan, pag ayaw sa van. Ngayon lang kasi sinara na siya eh. Dati kasi open yan, as in, babahe probinsya talaga ito. Nahilig talaga ako ng bata ako sa robot. Apple of the eye ko that time. Kahit anong robot pa yan. Pero kasi yung mga robot ko na collection, robot palengke eh.
So, alam niyo naman yung mga itsura ng robot palengke, di ba? Yung parang mga pininta lang na masabing ganyan, tapos iniiba yung pangalan. Iba pa rin yung nasa mall na actual toy. Bata pa lang kasi ako, simple lang din yung mga kaligayahan ko sa buhay. Pero syempre, dumarating yung time minsan na, of course, meron kang makikilala na mas well-off sa'yo. Minsan, dumating ako sa point talaga na question ko, bakit kami pinanganak na mahirap? Sana mayaman na lang kami, para may ganito kami, may ganyan, may ganyan. Ganun, bakit pinanganak kami na reliant sa ibang tao, and this house was possible because of my aunts who helped us during that time na talagang wala. Nung bata ako, gusto ko talaga maging maging piloto, kaya lang hindi natupad yun kasi mahal ang aeronautics eh. So kahit yung time na gusto ko siyang i-pursue, hindi talaga pwede kasi hindi siya affordable. Yung mga pangarap tayo na minsan hindi talaga kaya kasi yun nga, parang hindi ka financially capable of fulfilling that. Eh. Kaya ganun yung sa foundation ko, diba? Parang it's in the way. You know, yung kahirapan is in the way of, you know, para ma-achieve mo yung mga pangarap mo. So yun yung gusto natin bagigyan to these kids. Growing up, parang ang motivation ko, gusto ko nang kumita ng pera para hindi na kami mahirap. Yun yung goal ko. So, may inggit when I was growing up. Pero I guess yun yung naging motivation ko para mas magpursige sa buhay. I'm not the type of person na kapag bad trip sa mundo, yung papahabain yung bad trip. So I had to go back to my roots para na-realize yung blessings, yung how much yung nabago sa buhay ko, para mawala yung sama ng loob. I needed those moments para yung mga memories and mga nangyari dito yung mag-recharge sa akin kasi I was really drained that time. So, ang laking bagay niya. Sobrang nakatulong siya. Parang the moment na pumasok ako dun sa daan, coming here, seeing the house. Personally, I needed those moments. And then, I'm okay. Immediately. Kasi hindi ko na-realize na from a boy who usually sits here, na kahit pa paano mararating niya yung ganun sa buhay. I never imagined na with hard work, patience, and passion, and a good heart. Yun talaga eh. Those are very important components. Na ganun lang, parang sitting down here. Kaya ko pala. Lahat ng frustrations ko when I was young, yung mga inggit, yung mga questions sa sarili, sa family, na bakit kami ganito, bakit hindi na lang ganito. Na-outgrew ko na siya kasi nagkaroon ng closure because I became empowered by the idea of working hard and yung mga success naman na na-achieve ko sa buhay ko. Parang mas naging worth it yung mga pinagdaanan kong yun kasi pinagdaanan ko siya personally. And nakaka-proud naman si RJ talaga, yung Richard Faulkerson Jr. Marunong ka ba kumanta? Sakto lang po. Sayaw? Sakto lang din po. O, teka, bakit kumarte? Sakto lang din po. Ba't ka rin ang pista? Kasi hinahanap ko po yung forever ko. Naintindihan ko na si RJ kung bakit ganun siya before when he was here. There's so many things happening on his head. Medyo nahirapan siya because hindi pa niya nakikilala yung mga tao na mag-guide sa kanya that will lead him to where he is now. And understandable. And I thank him for that motivation kasi malaking factor siya kaya na-push niya si Alden to be Alden Richards. So dun sa batang RJ, I would like to tell him na it's okay to get hurt, it's okay to be different,
from other people when it comes to your status. It's okay to ask questions, and it's okay to, you know, to question life, basically. Yung mga wise mo, yung wise mo na yan, when you reach this age, there will be a lot of answers for that. And because of those questions, you will definitely go far. So tuloy mo lang. Ang buhay talaga, masasabi talaga natin, biyahe talaga yan, journey yan. It's a very cliche saying, but, you know, in all journeys, there's nowhere to go but forward.